everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang kumabog dito sa preliminary competition ng Miss Grand International? Kung anong reaction natin dyan, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang preliminary competition tayo dito sa Miss Grand International. Sino nga ba ang nag-standing para sa inyo, di ba? So, yun, nakakaloka. But punta muna tayo dun sa kanilang opening show. Grabe, ang bongga. Panalo talaga yung stage ng Miss Grand International. Ang ganda. Yung pa kanilang background, ay nako, winner yung music nila, winner yung host, magaling. And then yung lightings nila, syempre katulad ng ina-expect natin, malinaw, HD yung dating, yung kanilang video. Tapos talagang makikita mo yung details ng mga kandidata sa sobrang linaw. Talagang makikita mo kung sino yung nadudulas, natatapilok, sino yung talagang gumagalaw ng bonggang-bongga, sino naman yung parang walang power, di ba? Yung iba, mapapansin mo, hyper, yung kumbaga talagang palong-palo talaga. Yung iba naman, parang walang energy. Yung iba, yung magaganda na inaasahan mo na lalabas sana dito, parang medyo nawawala yung ningning. Pero yung iba, parang magugulat ka kasi nag-shine talaga sila, di ba? So, yon. So, sa mga judges naman, medyo naloka lang ako doon kasi ang daming Indonesian na judges, di ba? Halos kalahati ay puro mga taga doon, Indonesian. Pagkatapos, yung kalahati naman, ang kinuha naman nila, syempre, yung mga beauty queen na ng Miss Grand International. So, ano ba yung opinion ko dito? Medyo mahirap kasi parang alam naman natin yung mga ibang Indonesian, hindi nila gusto yung Philippines, di ba? Pero maasa naman ako na magiging fair yung kanilang pagkuha sa semifinals ng Miss Grand International. Nako, nakakakabato guys. So yon, so sino ba yung mga nag-standing? Bawat grupo doon sa swimwear, walang swimsuit competition, swimwear yung ginamit nila. Ang ganda ng suot nila, yung color blue. Gusto ko kasi parang mas lumutang yung beauty talaga ng mga candidates. Tapos ang ganda ng cut, makikita mo yung kaseksihan ng mga kandidata. At talaga naman masasabi ko, panalo, di ba? So yon, so doon sa sa sportswear, grupo-grupo sila, parang 10-10 kada kandidata. Medyo panalo yung music and then hyper din yung music, kaya dapat hyper din yung binibigay na ng mga galawan ng mga kandidata. So sa unang grupo, para sa akin ha, ang nag-shine dito ay si Miss Brazil, na talaga naman nakikita mo pa rin yung yung kanyang effort sa kanyang galawan. Tapos yung ganda ni Miss Brazil, parang nag-iba. Parang napansin ko, mas maganda siya noon kesa yung ngayon. Yung parang medyo nakikita mo lumalaban, pero parang ang maldita na lang dating niya. Ewan ko ha kung napansin niyo yon. Andiyan si Miss Cambodia na talagang palaban. Ang ganda ng ayos, ang ganda ng makeup, ang ganda ng galawan ni Miss Cambodia. Gusto ko. And then, of course, si Miss Canada, napansin ko rin na playful yung kanyang galawan dito sa unang round. So silang tatlo yung nakita ko sa unang grupo na talaga namang kumabog. Pero syempre tingnan natin yung ikalawang grupo. So sa group 2 naman ng laban, syempre nandiyan nagkabugan yung mga Latinas. Alam nyo, sa totoo lang, ang daming magagaling na kandidata naman talaga, di ba? Kung iisipin mo. Pero sino nga ba ang nag-shine dyan? Si Miss Chile, gusto ko yung kanyang energy. Panalo yung energy ni Chile dito nung swimwear competition. And then si Colombia, sobrang sexy, grabe, panalo. And then si Costa Rica, gusto ko si Costa Rica. Si Costa Rica, ang nakakaganda sa kanya, yung haba ng buhok, no? And then si Curaçao, medyo nalungkot ako kasi parang nakulangan ako doon sa shine ng yung aura. Parang hindi ko nakita yung aura niya dati na parang, alam mo yun, nagniningning. Ito parang medyo parang nabawasan yung
yung ganda. Pero yung performance naman ang pag-uusapan natin, winner naman. And then, of course, sa Czech Republic. Sa Czech Republic, isa to sa mga nagagandahan akong kandidata. Pero kanina, parang ngarag siya na hindi ko maintindihan. Pero nandun pa rin yung smile niya. But yung hahanapin mo yung shining aura niya, hindi lumabas. And then, si Dominican Republic ang winner para sa akin. Sobrang grabe yung pasarela. Ang perfect ng pasarela ni Dominican Republic, no? Kung iisipin mo talagang doon sa grupong yun, sa Dominican Republic, yung isa sa mga talagang masasabi ko na dominant talaga pagdating sa pasarela. So yon, so sila yung mga nakikita ko dito nagkabugan. But hindi natin alam kung sino ba talaga yung winner, di ba? So yon, tingnan natin sa next round. Okay, doon naman tayo sa group 3. Diyos ko, naloka ako. So, kanya-kanyang eksena talaga yung mga kandidata kung papanoorin mo, no? So, nandito syempre, panalo sa akin si Miss Ecuador. Gusto ko yung palips niya. Ang ganda ng lipstick. Pero yung performance niya, okay lang. Pero yung lipstick niya talaga yung tumakaw eksena sa akin. And then, of course, ito naman si El Salvador. Sobrang charm talaga si El Salvador. Yung makikita mo yung aura niya, ang ganda. Pero yung performance niya, medyo mahina. Hindi ko nakitang palong-palo. And then, of course, si Miss Ghana. Si Miss Ghana, consistent siya from the beginning of the competition until now. Ipinakita niya pa rin yung galawan niya, di ba? Kung iisipin mo. Pero hindi ko alam kung effective ba? Kasi kung mapapansin mo, para sa akin, parang okay, so alam ko na yan. But eksena, gusto ko yung ganun niya yung buhok niya, winner siya doon. And then si Guatemala, ito talaga yung masasabi ko na medyo parang nag-shine, lumabas yung aura niya. Tapos makikita mo na nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Winner ang ginawa ni Guatemala. I love her. Kung paano siya umarte, mag-emote. Ay nako, ang ganda. And then of course si Honduras. Ay nako, isa to sa mga napapansin ko ngayon na talagang lumalabas na yung eksena ni Honduras. Saka ang fierce, no? Sobrang fierce ng looks niya. Pero kung papansinin mo kung sino ang mas maganda, si Honduras o kaya si Ghana, I think mas maganda si Honduras kaysa kay Ghana at saka ang sexy. And then of course si Hong Kong, medyo naloka ako kay Hong Kong, nag-split nung bonggang-bongga. Talaga naman akala ko kung ano yung gagawin. But hindi magaling sa pasarela pero dinaan na lang sa split. O, di ba? Eksena lang. So yon, sila yung mga nakita ko na umeksena at gumanda talaga ng bonggang-bongga dito sa group 3. Sila lang yung mapapansin ko. Pero kung sino ba yung stunning ang talagang performance sa group 3, I think si Miss Honduras saka si Guatemala. So sila yung dalawa yun na gustuhan ko. But tignan natin, syempre nandito lang naman tayo sa reaction natin sa kanila, di ba? So yun guys, tignan naman natin yung group, yung next group. Okay, punta naman tayo sa next group. Oh my God, sa next group, kadamihan puro Asian. So medyo naloka lang ako. Oo nga pala, kanina sa grupo nung kaninang group, si India, ang lakas maka-blush on. Nakakaloka yung blush on niya. Talagang pula kong pula. Pak na pak, pumuputok, di ba? So ito nga, sa next group naman, syempre si Indonesia. Si Indonesia, maganda yung lakad niya, pero hindi ganun kahataw na hataw. Pero ando doon yun talaga, makikita naman natin, malinis yung lakad. Si Indonesia, nakapansin ko lang, kahawig niya pala si Maymay, no? So yun, so Maymay ang beauty niya. Hindi siya masyadong maganda para sa akin. But nakikita ko nga na lumalaban lang, gawa nga siya, pinasa Indonesia. Ano pa ina-expect natin? And then si Jamaica talagang masasabi ko, ay nako, ang bongga. Ang ganda din ng kanyang feeling beautiful, di ba? So yun, si Jamaica, feeling maganda lang. And then, of course, si Miss Japan, nagustuhan ko siya. Ang ganda ng mukha niya. Kung papansinin mo, si Miss Japan, parang kahawig ni Cindy Obinita, no? Yung makeup niya, ang ganda. Talagang makikita mo yung may pagka-Pilipina look, di ba? And then, of course, si Miss Lau, hataw na hataw. Sobrang panalo sa pa-shake talaga niya habang naglalakad. Ayun yung eksena niya. So parang ito yung kakaibang Laos na nakita ko. Medyo mas strong siya. And then of course si Miss Malaysia. Si Miss Malaysia lakas din ng blush on. Alam mo yon, ang Chinese look ang itsura tapos naka-blush on. Blush on kung blush on. Pareha sila ni Miss India. At saka syempre si Miss Mexico. Si Miss Mexico naman, ayun, winner. Ang ganda ni Miss Mexico. Ang sexy ng mata. Mata talaga yung makikita mo kay Mexico na seductive yung dating.
Pero sa kanila, siguro ang napansin kong pinaka-the best para sa akin, si Miss Mexico. Si Mexico yung malinis yung pasarela, maganda yung galawan, and then of course, simple lang. Pero panalo, di ba? So yon. So tingnan naman natin yung next round. So, punta naman tayo sa next bots. Oh my gosh, ito medyo naloka ako kasi ang daming magaling dito. Si Miss Myanmar, grabe, no, talagang humahataw siya. Alam niyo yung mga kasabay niya, puro Latina, pero humataw. Ang landi ng dating, alam mo yon, nilandian niya talaga. Ang ganda ng makeup. Gusto ko yung makeup. Gusto ko yung hayos ng buhok. Gusto ko yung galaw niya. Maharot. Talaga sumasabay siya sa mga Latina. And then si Nicaragua, grabe din. Kaya lang mukhang lalaki, no? Pero grabe yung pasarela. Ayaw din magpakabog. Si Miss Nigeria, gusto ko yung eksena niya. Sobrang ang sexy ng dating. Tapos alam mo, ang ganda niyang black beauty. Promise. So, nagandahan ako sa kanya. And then, si Miss Panama. Nako, ito talaga. Grabe, no? Ang linis ng pasarela. Talagang point by point. Talagang masasabi ko, ang ganda ng ayos, ang ganda ng mukha. Ayun yung sinasabi ko, mas maganda talaga nakaponi yung buhok kasi makikita mo talaga yung itsura, di ba? And then, of course, si Miss Paraguay. Si Miss Paraguay, charming, ang ganda. Ayun yung nagdala kay Miss Paraguay, yung ganda. Tapos yung galawan naman niya, okay lang para sa akin. Pero dito sa grupong to, ang panalo ay si Miss Panama. So, para sa akin talaga, grabe, kumabog, kung kabog talaga. Tapos si Miss Malaysia, okay din. Maganda din yung stand ni Miss Malaysia as in talagang feeling ko, pasok siya sa finals, di ba? So, tingnan natin yung mga susunod na eksena ng ibang kandidata. So, yun na. Dito na tayo sa exciting na batch. Oh my gosh. Si Miss Peru, sa totoo lang, yung rampa niya, parang si Aura. Alam mo yun? Maganda yung rampa ni Peru in fairness, ha? Pero yung mukha niya, I think, hindi ganun kaganda. Tapos, nakaganun yung balikat. But, nakikita ko sa kanya, orahan talaga yung kanyang eksena. Pero mukhang papalo naman yung kanyang pasarela. And then si Philippines! Oh my God! Grabe si Philippines! Ang ganda ng kanyang pasarela. Ang ganda ng lakad niya. Ang ayoko lang, masyadong mabilis talaga yung galawan niya, no? Hinahabol niya siguro yung music. Pero maganda yung point by point niya, yung pakindat niya. Oh, di ba? So yun, so gusto ko yun. Tapos gumano ng buhok. Pero, kinabog siya ni Puerto Rico. Grabe kasi sa Puerto Rico, yung pasarela ni Puerto Rico. Ay, nako, sabi ko sa iyo, ang linis, ang ganda, ang panalo. But, Philippines nando doon yung landi, di ba? So, yun talaga, ang landi ng lakad niya. Hindi pang Miss Universe Walk, ando doon yung pang, ano talaga, Miss Grand talaga yung pinasok niyan lakad. I think stunning yung lakad ni Philippines and ni Miss Puerto Rico. And then, of course, gusto ko rin yung orahan ni Miss South Africa. Si Miss South Africa, ay nako, grabe. Ang ganda ng itsura, no? Pero, medyo mataba lang. Ayun yung napansin ko. Parang malaking tignan. But yung face, nako, winner. Lumalaban si South Africa. And then, si Miss Spain. Sabi ko sa iyo, si Miss Spain sa batch niya, grabe. Ang ganda, ang tangkad, pero mukhang, ano lang, no, mukhang maldita yung datingan niya kanina. Pero yung beauty, nandoon talaga, winner yung dating sa akin. So, yon. So, ako dito sa batch na to, I think ang stunning para sa akin. Siyempre, si Miss Philippines, iba yung galawan ni Miss Philippines dito. I'm glad na hindi pa Miss Universe yung in-exena niya, di ba? Natutuwa ako doon sa ginawa niya. Sobrang panalo. And then, si Miss Puerto Rico, na talagang masasabi ko, ay nako, yan yung matindi niyang kalaban. Saka dito, sa batch na to, si Mrs. Spain, silang tatlo yung masasabi ko na stunning sa grupong to. But, nandun doon siguro panalo si Miss Puerto Rico and then sumunod Philippines and then Spain. So, tingnan natin yung next batch. So, yon sa next batch naman, syempre expected natin ang kabugan dito. Number one, lumabas si Thailand. Panalo ang eksena ni Thailand. Talagang nilandian na. Ibinuhos na ni Thailand ang todo talaga sa galing niya. Alam niya kasi na dito talaga pipiliin yung top 20. Panalo ang eksena ni Thailand. Talagang pasabog. And then, of course, si Ukraine. Gusto ko rin si Ukraine. Simple lang, pero alam mo na doon yung charm, di ba, sa mukha niya. And then, of course, gusto ko rin kay United Kingdom. Si United Kingdom, I think, nakatulong sa kanya yung pinakita niya sa ano sa national costume, yung NatCos na eksena niya. I think nakatulong yon, kaya medyo tumaas yung kanyang level talaga dito sa preliminary competition. And then of course si Miss Venezuela.
in fairness sa kanya, iba ang pinakita niya ditong landi. Gusto ko yung atake niya, gusto ko yung eksena niya, gusto ko yung ginawa niya. Promise, so panalo. And then of course, si Miss Vietnam. Si Vietnam, simple lang, pero hindi kabog. Alam mo yon, yung simple lang, dinaan sa pretty face, ayun lang. So, yun yung nakita ko dito sa group na to. Sino ba yung stunning sa akin? Syempre, number one dito si Thailand. Si Thailand talaga yung masasabi kong pasabog. And then, ang daming hakot ni Thailand. Bukod doon, syempre, yung kanyang eksena pagdating dito sa pasarela talaga. Ginandahan niya, nilandian niya talaga. Tapos si Miss Venezuela yung sumunod. So sila yung nakita ko talagang matinding galawan. So yon, so guys, ito yung nakita kong talagang pasabog dito sa NATCO, sa sportswear competition nila. Grabe, talagang kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang galawan. But sino ba talaga yung mga nag-stunning dito? Para sa akin, syempre yung mga tumatak dyan. Actually, si Curaçao medyo na-worry ako kasi medyo parang kinabog siya ni Venezuela. And then, sino pa ba? Si Czech Republic, medyo nawala yung ganda. Si Brazil, medyo naglaho din yung ganda. Pero yung performance nila, okay naman. Panalo, mukhang safe sila sa top 20. So, syempre, surprising yung tatawagin dito. Kasi, syempre, di ba, kung ano yung iginawa mo doon sa preliminary, yun yung lalabas. Si Miss Philippines, I think, good job. Job well done, Philippines. Panalo, ang galing, di ba? So, yun. So, nagustuhan ko yung eksena ni Philippines. And then, of course, si Puerto Rico. Si Puerto Rico talaga yung stunning, talaga yung kanyang pasarela. Plus, si Miss Panama. Ayan yung mga masasabi ko. Dark horse pero winner, di ba? So, para sa akin, si Philippines, si Panama, si Puerto Rico, si Miss Mexico, and then, of course, sino pa ba? Si Nigeria. Sila yung mga tumatatak sa akin. Thailand, and then, of course, Venezuela. Ay, nako, tingnan pa natin, guys. Siyempre, hindi pa naman dito natatapos to. Reaction pa lang natin dito sa video na to para sa swimwear competition. But, siyempre, tingnan natin kung sino naman ang pasabog dito sa, siyempre, evening gown competition. So, yun, guys. Guys, abangan ninyo ang next round or part 2 ng aking reaction dito sa preliminary competition ng Miss Grand International 2022. So yun guys, maraming salamat po. So tingnan natin kung ano naman ang makikita natin sa preliminary competition evening gown.